Wow guys, tingnan nyo naman. Oh. Ito yung itsura ng Paco Market kapag wala si Mayor, ano? Siyempre, marami sa inyo na nanonood sa live ni Mayor, no? Na sinasabi, kaya lang naman malinis itong Paco Market. Kasi siyempre, pupunta si Mayor, kailangan ng mga polis na bantayan to kasi kailangan madatnan ni Mayor na malinis itong lugar na to. Yung daanan natin or yung mga kalsada natin dito, eh talagang napaka-populated na or crowded na ulit. Tingnan nyo naman. Bigyan natin si Mano. Tay. Gusto ko maglakad ulit dyan, mag-vlog ng naglalakad or background ko yan. What is up guys? So for today's video mga ka-Joy Channel, unexpected vlog to. Actually, pauwi na ako galing sa agenda na ginawa namin ngayon na dapat ipaparehistro namin tong motor ko. Because nag-isang taon na siya sa akin and yeah, happy birthday to my motor or bike. Yan, and also happy birthday to me yan. Sa mga hindi ho nakakaalam, no, nag-birthday ho ako nung araw ng Maynila. Which is June 24, ayan. So bago natin umpisahan itong video na to guys, gusto ko muna kayong kamustahin. Kung kamusta na ba ang mga lagay nyo dyan sa mga bahay nyo, or sa mga lugar nyo, or sa mga probinsya or bansa nyo, kung nasan kayo naroroon. I hope mga mami at mga daddy at mga sa mga subscribers ko dyan, sa mga KJ channel ko dyan, you are still blessed and you are still safe sa mga kinalalagyan nyo ngayon, ayan. So ngayon for today's video mga KJ channel ko, pupunta nga tayo sa may Paco, Manila. Anong meron sa may Paco, Manila? Ilang araw ko na nakikita sa live video ni Mayor Isko Moreno natin at sa mga video na rin ng ilang vlogger na kilala natin dito sa Maynila na ang Paco Market ay talagang binabago at pinagaganda na ng ating mayor sa loob ng 10 taon. Ngayon pa lang makakaramdam ng pagbabago or ng innovation ang palengke na yon. So for today's video, bago natin pisahan itong video na to guys, please hit like, comment, and subscribe. At upisan na natin itong video na to guys in 3, 2, 1. Okay, bago nga pala natin pisahan itong video na to, actually nandito pa lang tayo sa may Hermosa. Yan, malayo-layo pa tayo sa may Paco, Manila. Papakita ko muna sa inyo setup ko. Yan, kasi maraming nagsasabi na driving without helmet daw ako, no? Yan, ito po yung camera natin na nakasabit sa helmet natin. Yan, ang ganda ng helmet, no? Yan, thank you sa lahat ng ka-Joy channel ko dyan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakabili ng ganito kagandang helmet. Okay? Alright guys, may napapansin ba kayo sa mga nadadaanan natin or yung mga nakita nyo dito sa previous video natin or clip natin? Guys, ngayon na lang ulit ako nakalabas or ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. Yan, obviously naman, ngayon lang ako nakapag-vlog. And napansin ko guys, talagang yung daanan natin or yung mga kalsada natin dito, talagang napaka-populated na or crowded na ulit. Tingnan nyo naman, actually kanina galing pa ako ng San Juan and pauwi na sana ako and yeah, gusto kong bigyan ko kayo ng update or ng upload dahil some of you guys, lalo na sa mga mommies dyan na naghahanap na ng videos ko and natutuwa ako dahil hinahanap nyo ako kapag ako'y nawawala, ito na. Dahil pag-uwi naman natin, magpapahinga lang tayo and gabi pa naman tayo gagawa ng mga assignments natin sa school, mag-vlog naman na muna tayo dito sa umaga. Ayan, naririnig nyo ba ako na maayos? Pasensya na kasi naka-face mask po ako sa loob ng helmet ko, no? Para iwas na rin sa usok at syempre kailangan natin magsuot palagi ng face mask. Okay? So ayan, grabe sobrang init. Buti na lang we are wearing jacket now. O, di ba? Ayan o, nakasabatas na tayo guys ha. Ayan o, o. Kasi may lakad nga rin tayo kanina. Okay? So padibisorya na tayo guys. Alam nyo guys, kung titignan nyo tong kalsada natin at kung titignan nyo yung dami ng tao na nandito ngayon sa labas, kala nyo normal. Pero having the fact na actually, kahapon lang, ano, 1,000 na naman ang nadagdag sa positive cases natin dito sa Pilipinas. Nakakabahala at nakakatakot. Actually guys, share ko lang sa inyo. Nakatira ho ako sa Tondo, Manila. And then yung specific barangay namin, i-hard lockdown bukas yata. I don't know, nakalimutan kayo, pero i-hard lockdown yung barangay namin. Bakit? Kasi mismo. Guys, tingnan nyo ah. Habang yung iba medyo kampante na kesyo nagiging okay na daw. Pero kung kayo mapanuring tao na hindi kayo basta-basta maniniwala sa mga nararamdaman nyo, sa mga nakikita nyo mga balita sa internet or kung saan man kayo nanonood, guys, hindi pa ho humuhupa. Okay? Kumbaga sa baha pataas pa rin ang pataas yung baha na meron tayo. Pero tingnan nyo naman, kung ano yung meron sa kalsada natin ngayon. Divisoria to guys ha. Bigyan natin si Mano.
Hi. Yan, tulong na natin kay Manong yun, pangkain niya. So anyway guys, balik na tayo dito. Tingnan nyo naman kung anong kalsadang meron tayo ngayon. Grabe, napakadaming tao. Kaya no doubt na kung bakit patuloy pa rin dumadami yung positive cases natin dito. Lalo na sa Maynila guys ha. Binuksan na ang mga sentro ng kalakalan. Sentro means yung kung saan ka makakabili ng mga paninda or kung saan kumukuha ng mga paninda yung mga tao around Metro Manila. Saan pa ba kumukuha? Siyempre dito sa may Divisoria. Bukas na rin to mga mall na yan guys. Para sa mga hindi nakakaalam, ano, share ko lang. Bukas na ho yung mga mall na yan, pwede na sila makabili ng mga paninda nila. Kaya siguro pumupunta sila dito para humango ng paninda nila. And then doon na nag-i-start ang pag-spread ng virus. So ayun, hindi ko alam kung anong pwede natin gawin sa bahay kapag na-hard lockdown tayo. Pero sa nabasa ko, isang araw lang naman siya. Tingnan nyo itong armored van na to. Tawiran yan, hindi naman U-turnan yan eh. Sira ulo. Oh, Diyos ko. Anyway, naku, nakakapang-init talaga ng ulo. Anyway, no, alam nyo guys, dati, pag nakakakita ako ng namamalimos, minsan ah, ito ah, honestly speaking, minsan ini-ignore ko. Bakit? There are so many ways, lalo na kung makikita nyo, meron pa naman silang kakayanan na magtrabaho at maghanap buhay. Honestly, tinatanggihan ko sila. Minsan yun pa nga, hindi ko pinapansin eh. Pero ngayon, parang lumambot yung puso ko. Mas lumambot palalo yung puso ko para sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kung yung mga taong may trabaho nga noon, na ngayon eh, nakakaramdam na ng hirap, nakakaramdam na ng pagkadesperado, in a way na talaga naghahanap sila ng pagkakakitaan nila ng iba pa, di ba? Eh, paano pa kaya itong mga kababayan natin na namamalimos lang sa kalsada? Tingnan niya, ayun, may namamalimos na naman doon sa kabila, dyan sa may plaza. Alam niyo, tayo nga na may kakayahan magtrabaho ngayon, eh, medyo hirap. Or let's say, hirap talaga na maghanap ng iba pang income para sa atin, para sa pang-araw-araw natin. Paano pa itong mga kababayan natin namamalimos lang sa kalsada? Alam nyo kanina, eto ha, share ko lang, hindi naman sa niyayabang ko yung binigay ko, ano? Pero yung, alam nyo yung 100 na yun guys ha, para sa atin, okay? Para sa mga nanonood dyan, yung 100 na yun guys, pang merienda lang natin yun sa totoo lang, okay? Kung ibabas nyo ako na ang yabang mo naman, 100 pang merienda mo lang, hindi guys. Nandito tayo sa realidad, na yung 100 mo eh, pang milk tea mo lang yun. Kung ibibigay mo sa kanila, lalo na kay lolo kanina, eh yung 100 na yun, pang hapunan niya na yun. Di ba? Does it make sense guys? Okay, hindi siya nagyayabang nga, pero napakalaking bagay na para sa kanila yung ganung halaga. Okay? So ayan, binondo na tayo guys and we are about to enter the Jones Bridge. Binondo na tayo. Matagal-tagal ko na rin itong hindi napupunta. Ano, gusto ko nga mag-vlog dito actually nang hindi nakamotor. Ayan ah. Gusto ko maglakad ulit dyan, mag-vlog nang naglalakad or background ko yan. Anyway guys ah, maiba lang tayo, no? May i-release akong merch or merchandise na t-shirt na baka naman, baka lang naman na magustuhan nyo, no? Sa siguro this future days, pag na-i-print ko siya, ipapakita ko sa inyo. Ngayon, eh, gusto ko munang itago for secret, ha? Gusto ko muna siyang itago. Siyempre, baka mamaya manakaw yung design natin, ano? Yung concept ng t-shirt natin. Pero, mura lang naman siya actually, guys. Ayoko rin naman magbenta ng mahal, ano? Gusto ko mura, yung tipong abot kaya nyo talaga, di ba? Kasi alam ko rin naman yung bumibili ng t-shirt or damit na talaga napagkamahal-mahal. To the point na manghihinayang ka ng suotin or to the point na hindi mo kayang bilhin pero gustong-gusto mo siya. Ano kaya itong mga motorcycle unit na to? Mayor siguro to, no? Okay, ang ating ano, kartilya ng katipunan. Dito guys, ah, medyo maluwag. Pero doon sa mga looban, hindi, yung kabilang lane, no? Masikip. Okay, lagos nilad na. Mabilis na naman actually yung biyahe. Nakakapagod lang dahil napaka-init. Grabe. Ramdam na ramdam na yung summer. Uy, grabe, tingnan nyo yung lubak, oh. Diyos ko, eh, ka-aksidente na mga rider yan dito. Every time talaga na dumadaan ako dito, talagang tinitignan ko yung daanan, lalo na ako malabo ho yung mata ko. Ayan, sa mga hindi ho nakakaalam, no, nakasalamin pa po ako sa loob ng helmet ko. Kasi hindi ko na talaga kayang makakita ng gaano sa malayo. Okay, tough na guys. And yan, nakakatawa dahil dito,
Sa part na to ha, maluwag. Hindi ko muna lalahatin ano, kasi bungad pa lang to. Ayan. Maluwag naman siya. Oh, di ba? Ang ganda ng biyahe natin, ano? From Tondo, Manila to Paco. Ito, napakabanayad ng biyahe natin. Even though na may mga traffic sa ilang streets. Ayan. Pero kung ako ang tatanungin nyo, kamusta na ba ang Maynila? Ngayon meron pa rin tayong pandemic na kumakalat. Balik normal na. Ang minagkaiba lang yung walang pasok. Actually, baligtad nga, no guys? Ayun, ang daming tao. Noong mga panahon na ang cases natin dito sa Maynila ay nasa 2 to 3 digits pa lang, eh tayo, grabe makaalala, no? Grabe mangamba ang Pilipino noon. To the point na ultimo trabaho, ultimo itong mga sasakyan at, oh, ano, may taxi na, oh. Eh, bawal. Ngayon, na 5 digits na ang ating positive cases. Eh, tingnan nyo naman, padami ng padami, paluwag ng paluwag ang pangyayari dito sa Maynila. Bakit, guys? Okay, sige, pag-uusapan natin yan, lalawakan natin yung isip natin, ano? Eh, alam ko sa inyo, madaming nagagalit na bakit ganun? Dumadami yung cases pero paluwag ng paluwag ang mga nangyayari. Actually, guys, kung meron lang mas marami pang budget ang Maynila or mas marami pang budget ang Pilipinas, ano, lalahati na natin, eh, siguro naman hindi naman nila maiisipan na ganyan paluwagin. Diba? Kasi they need to open or they need to run again the economy kung ano man yung isinarado nila noon. Nung talagang nag-lockdown dito sa Pilipinas, ano? Diba? Kasi kung ipagpapatuloy yun, okay? Nagagets nyo pa ba yung sinasabi ko? Kung ipagpapatuloy pa nila yun, eh talaga mababaon nga naman sa utang ang Pilipinas para lang bigyan ng sustento tayong mga Pilipino dito, no? Diba? So, yun nga lang naman, ang consequence nun, eh, eto. Diba? Patatakbuhin ulit ang ekonomiya ng Pilipinas. Eh, yun nga lang. Merong risk, or malaki talaga yung risk na kumalat kung ano yung meron tayong virus ngayon. Ito ang binabagtas na street natin ngayon. Papunta na ito ng Paco. Okay? Paco Market. Actually, tatlong kanto na ng Paco Market na to. Bibigyan ko muna kayo ng short insight about sa knowledge ko dito sa Paco. Actually, guys, ipinanganak ako dito sa may Manila Hospital. Lumaki ako dito sa may Paco. Siguro from 1 year old to 7 years old bago ako lumipat sa papa ko, which is sa Tondo, Manila. Yan. So, technically, dito rin ako lumaki. At nasilayan ko rin ang lumang itsura ng Paco, no? Eh, syempre, eventually, habang lumalaki ako, eh, syempre, dumadalaw-dalaw pa rin kami dito ng nanay ko. So, alam ko rin at nakikita ko rin, di ba? At nasusubaybayan ko rin ang pagbabago ng Paco. Actually, guys, 2 years ago, namatay yung lola ko. Dito ay binurol sa may Paco Catholic Church. Ang itsura ng Paco, napakasikip. Hindi mo maipapasok yung sasakyan mo mismo dun sa palengke. Okay? Eh, yung simbahan kasi rito, eh, nasa palengke. So, hirap ka makapasok, matagal ka makabuelta. Siyempre, kung hirap ka pumasok, hirap ka rin lumabas. So, ngayon, titignan natin, guys. Ayan. Isasama ko kayo bilang dito rin lumaki. Diba? Eh, alam ko naman sa inyo, sa mga mamis dyan, eh, no? Hindi enough yung ipakita ko lang sa inyo yung lugar. Diba? Dapat sasamahan din natin ang konting kwento para nga naman, eh, medyo entertaining ang dating at hindi boring, diba? Hindi nga naman kasi enough yung talagang maglalagay ka lang ng video mo dyan sa channel mo. Tapos, eh, ipapanood nyo lang ng ganun basta-basta sa mga viewers nyo. Okay, ito na. Public market na, guys. And, sarado. Oh my God. Sarado. Bakit siya sarado? Ayan, guys. Pero mo kayan, as you can see, malinis na, guys. Aspaltado na. Oh. We'll try to sneak out kung paano makakapasok dyan, ano. Ikot muna tayo. Ano, Paco Market. Siguro park muna tayo rito sa gilid para makapaglakad tayo. Punta muna tayo sa may Paco Catholic Church, guys. Para malaman nyo or makita nyo rin para sa mga subscribers natin dyan na taga dito. Yan, ipapakita ko sa inyo. Ito, guys, dati naalala ko, no? Dito ako naglalakad, no? Umiiyak ako sa nanay ko, nagpapabili ako ng laruan. Yan. Dito ako ipinapasyal dati ng nanay ko para lang ibili ng laruan. Ngayon, actually itong gilid na yan, yan, nakikita nyo yan. Ganyan pa rin yung itsura niya. Dati ganyan na rin yan, eh.
Aba! Ang daming police! Hindi dito ata ang ating mayor! Tingnan nga natin kung anong meron. Traffic eh. Itong papasukan nating street, sa ganitong oras dati, hinding-hindi ka makakadaan dito kahit nakamotor ka. Bakit? Kaliwat kanan ang street vendor. Kaliwat kanan ang mga nagtitinda ng street foods, ng damit, ng prutas, ng kahit ano na makikita nyo sa palengke. Ngayon, tingnan nyo naman guys. Oh, malaya ka makakadaan. Ito yung simbahan na tinutukoy ko sa inyo. Okay, stop muna tayo rito. Paco Catholic Church guys, sa mga subscribers ko dyan, sa mga mommies dyan, na dito nag-aral, na dito nagsisimba, ayan, malinis na, nakakatuwa dahil nasilayan ko to magmula nung bata ako na talagang masikip. Dyan din ibinuro yung lola ko, ano, share ko lang. Ayan, nakakatuwa lang guys, malinis na siya. Diba? So, iko na tayo. Tingnan natin yung pinagawa ng ating mayor doon. Sana makapasok tayo. Okay guys, parada muna tayo dito. Iwan ko lang muna saglit yung motor ko dito. And then, yeah, punta tayo doon sa may Paco Market. Siyempre, hindi tayo pwedeng hindi pumunta doon, no? Ito yun nga yung pinunta natin, tapos di natin mapapasok. Yan, safe na siya dyan. Wow guys, tingnan nyo naman, oh. Ito yung itsura ng Paco Market kapag wala si mayor, ano? Siyempre, marami sa inyo na nanonood sa live ni mayor, no? Na sinasabi, kaya lang naman malinis itong Paco Market. Kasi siyempre pupunta si Mayor. Kailangan ng mga polis na bantayan to kasi kailangan madatna ni Mayor na malinis itong lugar na to. Pero ito guys, sorry ah, medyo hinihingal ako no. Ito yung katotohanan or ito yung tunay na mukha ng Paco Market kapag wala si Mayor ano, kapag nakatalikod siya. Oh. Asfaltado, malinis. At ayan, yung mga DPWH ba yan? Or yung mga taga City Hall, inaayos na mabuti itong mga nagtitinda dito ngayon sa gilid. Buksan ko lang itong ano ko, visor ko. Ayan. So yun guys, nakakatuwa dahil kahit wala ang ating mayor, dahil kahit wala yung mga nagbabantay dito, malinis. So yun lang guys, actually maikli lang itong video natin. No? Ipinakita ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari at kung anong meron dito para hindi sayang yung lakad at punta natin dito. Ayan guys, very good. Oh. Gabi-gabi kasi minsan minupuntahan to ng mayor natin eh. Oh, di ba? Linis. Sa tayo sa motor natin. Oh, mamaya wala na wala tayo mabalikan eh. Okay guys, alright? Oh. Ah, saris ba yung makailan sa nakita nyo? Oh, yan ang Paco. Diyos ko, pwede pa lang ipasok yung motor. Yan, siguro maglalagay na lang ako dito ng clips na dating itsura ng Paco Market sa itsura ngayon ng Paco Market. Oh. Malinis guys. Actually, two-way oh. Kahit dalawang sasakyan, kahit van na dalawa, nasabay yung dumaan dyan, makakapasok na. Dati, literal na tao lang makakadaan dyan. Ayan guys, ganda. For me, eh, nakakasatisfy din dito lumaki dahil nakita ko to na magulo, na madumi at siksikan. Oh, di ba? Malinis. Very good. So yun lang guys, actually maikli lang tong video na to. I just want to give you an update kung ano nga ba yung nangyayari dito sa Manila. And I just want to give you an update din sa kung ano yung nangyayari sa akin sa vlogger na pinanonood nyo na si Jan Jericho Jacob ano. And masaya rin ako na matatapos tong araw na to na may maipapanood na naman ako sa inyo na vlog ko or video ko na ginawa dito sa Manila. Anyway, bago natin tapusin tong video na to guys, I just want to give thanks para sa mga mommies, para sa mga subscribers ko na patuloy na nanonood sa akin. Ikaw na umabot dito, ikaw mommy, ikaw daddy, or ikaw ka J channel ko na umabot dito sa puntong to, maraming salamat. Okay? Kung hindi dahil sa'yo, or kung hindi dahil sa panonood mo sa akin, eh wala ako, or wala yung mga blessings na meron ako ngayon dito na nagagamit ko or napapakinabangan ko sa mga araw-araw na buhay ko, no? So, nung tayo mag-outro guys sa may kartilya ng Katipunan para mas maganda yung dating ng vlog natin. So, dari dito yung vlog mga ka-J-Charam. Sana maririnig nyo ko, ano? And yeah, nandito nga tayo sa may kartilya ng Katipunan. And I hope guys na ipasyal ko na naman kayo dito sa Maynila at nabigyan ko kayo ng konting kakilip kung ano nga ba ang nangyayari o kung ano nga ba ang meron na pangyayari dito sa Maynila na na-experience na o yung na-experience ko sa biyahe natin magmula taon to Manila papunta doon sa may Paco, Manila.
And as you can see guys, napakadami ng sasakyan at traffic na ulit dito sa Manila. So darating sa police lang mga kapiyan-tarang ko. This is John Derek and Jacob. Your daily vlogger. Signing out. Manila, that's first.